Hello guys, marami sa inyo nakapanood ng aming B-roll sample ng mga details, beauty shot, and establishing. Lahat ng yun ay kuha ng 35mm 1.2 ng SLR. Hi guys, MJ Gungun ng Cool Pic Studio. So, welcome ulit sa aking vlog regarding sa wedding industry. Nung una, 24-70 ang gamit namin. Canon 5D Mark III pa gamit ko noon, tapos 24-70 ng Tamron. Mabigat siya. Pero maganda yung image quality kasi 2.8 siya, so medyo sharp. Tapos, mga lumipas ang mga panahon, naisip ko mabigat na yung setup na ang alay na ako. So, nag-try ako ng 1728 naman ng Tamron 10. So, 2.8 din siya. Pero, yun, limited lang siya sa 17 at 28. Maganda siya pang establishing ng venue, ng real estate. Pero hindi siya maganda pang beauty shot or pang close-up shot sa mga subject kasi nadidistort yung mukha. Tapos, eventually, naisip ko mag-shift sa 35mm. So, yun na nga, ginamit ko na nga itong 35mm ng SLR Magic. So, until now, siya yung gamit ko. So, all-around lens ko siya from preparation until reception. So, siya na rin yung ginagamit ko pang establishing kasi 35, medyo hindi siya wide, pero enough siya gamitin for establishing. And, yun, details ng mga gamit, ng mga ano, halaman. Ginagamit kasi namin yung nature pang B-roll namin sa isang wedding event. Isa sa mga pros ng SLR Magic, yung 1.2 niya na aperture. So, sa 1.2 na yun, maraming lights na pwedeng pumasok. So, pwede kang makapag-shoot sa mga medyo madilim na area. Tapos, makapag-produce ka pa rin ng magandang image dahil nga 1.2 siya. Maraming lights na pwede pang pumasok. Then, pangalawa niya is magaan. So, pwedeng-pwede siya pang gimbal works from preparation to reception. Hindi gaano sasakit ang balikat natin. Ako, hindi nasakit balikat ko pag nag-gimbal ako. Compared nung 24 to 70 pa ako noon. Sobrang bigat talaga. Preparation pala na nakakalay na. Marerecommend ko pa siya as your all-around lens for beginners na videographers or who are those starting sa wedding industry. I think, for me, yes. Kasi all-around lens na siya. So, pwede kang mag-wide, pwede kang mag-tight. Pero, ang pinaka-need mo talagang i-practice dito is yung focusing kasi manual lens siya. So,
kailangan mo masterin yung paggamit niya. Yun. Tapos, yun, all around siya, pwede siya pang bride side, bride shoot, groom shoot, bride suite, bridesmaid, and grooming with groomsmen. Sana meron kayo natutunan regarding sa 35mm and how I shoot a 35mm as my all-around lens from preparation to reception. Hi guys!